Ayan po, marami pong salamat sa inyong pagtugon. At meron po tayong ilang announcement. Ah, sandali po, hindi ko pala nabanggit yung ating speaker, si Brother Winfred. So, isa po natin sa ating mga bisita. So, next po, announcement. Yan po yung ating compassion volunteering sa November 18 na po yan. So, ang time po natin is 12:30 to 3 p.m. 3:30 p.m. Yan po ay sa DSWD, ano po. At yan po ay yung sa Home for the Girls, ano po. At yan po ay ang program po dyan ay yung feeding program po, ano. So, mayroon po tayong bibigay, mapangimigay. So, yung estimated po na bata na bibigyan is 35 to 40 children, ano po. At ang per kit po na ipangimigay is nakakahalaga ng 100 pesos. So, kung sino po yung nais mag-volunteer at mag-donate, ay i-inform po natin yung ating AY leader na si Miss Rona para po sa detalye. Ano po? So sunod po is yung ating Color Blast Unity Fun Run. Ano po? Yan po yung run for Mangyan 2017. Gaganapin na po yan sa December 3. So, sa Molino Boulevard po yan gaganapin at 4 a.m. So, yun po yung mga registration kung gusto nyo pong humabol. Ano po? So, ngayon, yung last payment niyan. So, may mga inclusions po yan. Nandyan po sa screen. So, pakibasa na lang po. Tapos, opo, mamaya po ay meron po tayong church board meeting. Regular church board meeting po yon. So, lahat po ng ating church board member ay invited po at dapat po tayong umattend para po sa ating mga agenda at anuman yung ating pag-uusapan doon ay napakahalaga, ano po. So, si Kalino mamaya. Mamaya ba to? Meron ka? Okay. So, handa naman po si Kalinski. So, na magkaroon tayo ng pag-aaral when it comes to Bible study. At pagkatapos po ng aking pagsalita ay sundan po tayo ng sa nominate. Mamaya hapon. So mamaya po pala ay meron tayong tinatawag na yung mga nominating community po ay meron pong meeting mamaya. So para po italakay. Kasi hindi pa po tayo nakakatapos ng ating third reading or final reading natin. Para po ma-close na yung mga elected officers for 2018 to 2019. Ano po? So, mamaya po, kung meron po kayong concern, ay ini-invite po kayo na umattend dun sa ating mga, dun sa ating nominating committee para po ma-discuss at madinig yung inyong mga, kung meron po kayong reklamo, bayan reaction, o kaya concern, ay dun po yung pagkakataon, proper venue, na kayo po ay makakapagsalita. So, kanina ay meron sinasabi si Brother Lino. Sana ba yun? May ipopromote daw sana siya eh. Siguro ay mamaya na lang. So, yun lamang po ngayong umaga at ihanda na lang po natin ang ating mga sarili para po sa ating second service. At yung ating pong mga anak ay itabi po natin para hindi po sila nagtatakbuhan mamaya habang tayo po ay nakikinig. Ano po? Yun lamang po. Maraming salamat at happy Sabbath pong muli.
Magandang umaga po ng Sabat sa lahat. Apo, napaka marami tayong bakante ngayon at marahil ay nagbabakasyon or nagpapahinga. Pero sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa dako muli ng ating ikalawang serbisyo sa Sabat na ito. Ako po ang iyong presider, Ronald San Juan. Aking pong ipapakilala ang mga magsisiganap sa umagang ito sa ating pagsamba. Sa ating pong pag-aawitan, mamaya tayo po ay pangungunahan ni Sister Chinchin Pancito at ni Sister Joy Billones. At pagkatapos po niyan, tayo po ay ng ating pag-aawitan, pagkatapos po ay tayo ay pangungunahan sa panalangin sa ating para po sa ating ikapo at handog ni Brother John Palatao. At ang tutulong po sa ating maglikom ng ating mga ikapo at handog ay si Brother Norman Montebon at si Brother Pablo Billones. Pagkatapos po niyan, tayo ang ating pong magbabasa ng ating scripture reading and pastoral prayer ay pangunahan naman po ni Brother Samuel Patalinghog. At bago po tayo bigyan ng mensaheng makalangit, tayo po ibibigyan ng mensahe mula sa pag-awit ni Sister Joy Billones. Ang ating pong pinadala po ng Panginoon ngayon na magbabahagi ng tinapay ng buhay ay nagmula pa po sa AUP. Siya po ay nagtuturo ng mga patungkol sa computer electronics or sa mga estudyante ng AUP. Siya po ay ang ating kapatid na si Brother Winnie Pasamba. Ngayon po magngyayari ang pagkakasunod ng ating programa sa umagang ito. Ang ating pong mga anak ay itabi na natin sa ating mga upuan, sa tabi natin, ang ating mga cellphone, ating pong i-put in silent para po nang po magkaroon tayo ng tahimik na pagsamba sa araw na ito. Magandang umaga po. Tayo po ay lumuhod. Tayo po lahat ay tumayo. Once again, it's God's day of the week. It's the Sabbath, blessed Sabbath. After 6 days of work to His temple, we come to adore and worship the Lord. It's the Sabbath, blessed Sabbath. 7 day made by God for rest. Sabbath, blessed Sabbath, holy day sanctified and blessed.
Our Father in heaven, we come to you, Lord, humbly in your throne. We are sinners, you are holy. We ask that you forgive us from all our sins, Lord, that you send your Holy Spirit to us this very hour so that your word might change our lives, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Tayo po lahat ay magsiawitan. Buksan po natin ang hymn na page 191, Holy Thine. I would be their Savior. Ready, sing. I would be their Savior, Holy Thine. Teach me how, teach me how. I would do Thy will, O Lord, not mine. Help me, help me now. Holy Thine, Holy Thine, Lord, Holy Thine, this is my vow. Holy Thine, Holy Thine, Lord, Holy Thine, O Lord, just now. What is worthy pleasure, wealth, or fame without Thee? Para po sa susunod, awitin po natin ang When the Roll is Called Up Yonder in hymn number 105. Thank you.
Kayo po ngayon ay nasa ika-44 ng Sabbath ng taon ito. Kung meron po kayong banal na kasulatan, sabayan niyo po ako dito sa Levitico 10. Ang talata po ay sa una at pangalawa. Levitico 10 verses 1 and 2. Ito po ang sinasabi. Sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniuutos sa kanila. At lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon at nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo ay nabigong makagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng banal at pangkaraniwan, o kung tayo ay mabigong sundin ang mga alitintunin ng Panginoon tulad ng kanyang idinitalye, tayo ay nagdadala ng kahatulan sa ating mga sarili. Inisip ni Nadab at Abihu sa kanilang sarili na okay lang na gawing kahalili ang banal sa pangkaraniwan, yayamang pareho namang apoy. Ang pangangatwiran sa alituntunin ng Diyos, kahit na tungkol sa pagbabalik ng ikapu ng Diyos at pagbibigay ng malalayang handog, ay nagdadala sa atin tungo sa sarili nating pagkawasak. Si Ellen G. White sa Councils on Stewardship, page 205, ay nagsabi, ang mga tao ay iniuulit ang kasalanan ni Nadab at Abihu. Kanilang ginagamit ang pangkaraniwan sa halip na banal na apoy sa serbisyo ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi tinatanggap ang ganitong mga handog. Ating igalang ang payo na mayroon tayo sa banal na kasulatan tungkol sa paraan na iminumungkahi sa atin ng Panginoon upang suportahan ang kanyang gawain. Ating pagtuunan ng pansin ito at pag-aralan hanggang sa maunawaan natin ito at may pagkukusang tanggapin ang pribilehiyo na maging katuwang ng Diyos sa banal na gawain ito kasama ang ating mga salapi at ating pagsisikap. Panawagan, huwag nating pangatwiranan ang mga alituntunin ng Diyos kahit na ang tungkol sa ikapu at mga handog. Tayo po'y handang paglingkuran ng ating mga diakono. Thank you.
Tayo po ay manalangin. Mahal na Diyos, tulungan kami upang pag-ibahin ang banal at ang pangkaraniwan at mapitagang sundin ang iyong mga utos. Amen. Let's sing Wake the Song from Hymn 11:1-1. Wake the Song. Tayo po ay merong mga Bibliyang hawak at dala ay ating pong buksan sa aklat na Isaiah, Kapitulo 8, Talatang 20. Isaiah 8, verse 20. Ganito po ang pagkasabi. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Tayo pong lahat ay maniglohod sa isang panalangin. Jesus.
Diyos na mabahagin, Diyos na malulhati, Diyos na makapangyarihan at mapagmahal sa lahat. Ngayon pong umaga, O Diyos, narito kami na iyong mga anak. Binigyan niyo ng pagkakataon at pribilehiyo na kayo po ay aming sambahin at purihin sa iyong dakilang pangalan. Nabagaman kami po, O Diyos, ay makasalanan, taglay namin sa aming mga kaisipan, sa aming mga gawa, sa aming mga pananalita ang pagkakasala, O Diyos, kung kaya't sa iyong banal na harapan, ninanasa namin na kami po ay inyong pong patawarin upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyo sa pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maaari po ba na sa umagang ito kayo po ang magsalita sa amin? Maghatid kayo ng iyong pabalita na siyang magpapatibay ng aming pong pananampalataya sa inyo. Narito inyo pong pinadala sa amin ang iyong anak, O Diyos. Kami nagtitiwala sapagkat ang bawat salita na kanya pong ibabahagi ngayon ay maging kalakasan sa aming pananampalataya. Panginoon, salamat po sapagkat sa tuwi-tuwi na naranasan ng iyong mga lingkod ang iyong kapangyarihan at pagpapala at biyaya na sa araw-araw ng mga pangailangan, Panginoon, ay inyo pong sapat na ibinibigay sa amin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang aming pong mga pagkakautang ay inyo pong binigyan ng kabayaran. Ang aming pong mga pagkain sa araw-araw ay inyo pong tinutugunan. Ang aming pong buhay ay inyo pong iniligtas. Ang aming pong mga karamdaman ay inyo pong pinapagaling. Maraming salamat, O Diyos. Kung kaya't sa umagang ito, pag narasa rin ng aming mga damdamin at aming kaisipan, ang aming espiritu, na pumanaog sa kalagitnaan namin, O Diyos, ang iyong banal na espiritu, upang magpaunawa sa amin ng iyong mga salita, magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman. Kaya dakilang Ama, sa umaga ito, narito, inihahandog namin ang aming pong pagsamba sa iyong banal na harapan. Ang aming pong mga sarili ay aming pong inilalapit sa iyong dakilang paanan upang tumugon sa panambahan na inyo pong ninanasa na aming pong mailulhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat po at ito po ay aming inilalapit sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Oh,
Happy Sabbath po. Let's pray one more time. Our Father in heaven, we depend on you, Lord, this very hour. Please lead me, Lord, and guide me as I speak your word this morning. I don't know your children here, what they need, what where in their spiritual life they are. So we depend on you, Lord. Please send your Holy Spirit to guide me, Lord, and to guide them also as they listen. Thank you for hearing our prayers, and thank you for your presence. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sabbath po! Ako po ay masayang nakarating dito sa inyong church. Maaga akong umalis dun sa amin sa AUP kasi wala naman masama kung maaga kami aalis. Sabi ko nga sa kasama ako, i-drop kita sa Ayas, wala naman atang masama kung alas 6 tayo umalis kaysa alas 7. Anong, so, kami po ay nakarating dito at ako po ay pangalawa ko na yatang beses magsalita po dito sa church nyo. Yung last time ay gabi na ano po. And every time I first speak po sa church, sa divine service, ang topic ko po ay ang ating beliefs. Kasi po, ano nangyari sa computer ko? Okay. So, kahit po hindi ko kayo masyado kilala and hindi niyo po ako masyado kilala, ako po ay nagtuturo ng computer programming subjects sa Adventist University of the Philippines. Ako po ay pinanganak sa ating school sa Baeza. Ako po ay lumaki sa Naga View hanggang high school at kami po ay lumipat dito sa PUC. And pagka-graduate ko po, dyan na rin po ako nag-work sa AUP. So, yun po. At basta nakikita ko po ang Seventh-day Adventist Church na logo, ako po ay natutuwa kasi meron tayong pare-parehong mga pinapaniwalaan. Ang una po niyan ay lahat tayo naniniwala sa Biblia. Nakataklob yata ako sa... Okay lang po. At lahat po tayo naniniwala sa Biblia, Old and New Testament. Kaya po kaninang Sabbath School, ako sir ay natutuwa laging makinig ng pangangaral ng Adventist Church kasi via Bible talaga yan. Nag-i-enjoy. Kahit paulit-ulit, masaya pa rin at napaka-tamis. Nguyain, parang bubble gum. Hindi na uubos. Nguyain mo na nguyain. Next evangelism, ganun pa rin. Next evangelism, next health lecture, paikot-ikot. Pero masarap pa rin pakinggan ang salita ng Diyos. Kung hindi yan masarap pakinggan, magsasawa tayo sa langit kapapakinig ng salita ng Diyos. Pero dahil mahal natin ang Biblia, mahal natin ang Diyos, kayo po ay pumunta sa church upang makinig ng salita ng Diyos. Si Sir dun sa likod, ang pinakauna yatang dumating dito sa church. And praise the Lord. So, ang sabi po dito sa Holy Scriptures, ang napakaganda po dito ay, ito po ay Old and New Testament. Yung iba naniniwala sila o New Testament lang, ayaw nila yung Old. Pero yung tinignan natin sa New Testament, sabi ni Jesus Christ, sabi ni Moses eh, sabi ni Joel eh, sabi ni Zechariah, sabi ni Isaiah. So yung New Testament naniniwala sa Old Testament. So ang tanong mga kaibigan, meron ditong magandang verse, itong ating scripture reading, ang sabi po dito, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Gusto ko pong pasalamatan yung mga nagka-camera natin. Mabuti po at kayo'y interesado. Kahit hindi ko kayo naturuan, okay lang yan. Diyan din ako nagsimula. Yung camera ko walang lens, kaya kailangan ko lumapit dito sa harap para malinaw. Alam niyo po, sabi ng Diyos kay Habakuk, binigyan ng vision ng Diyos si Habakuk. Ang sabi ng Diyos kay Habakuk sa Habakuk 2:2, write the vision that he who reads may run. So, ibig sabihin yung mga binibigyan ng katotohanan ng Diyos, hindi lang natin kailangan isermon, kundi kailangan mas maganda rin natin isulat. Kung hindi yan sinusulat ng mga propeta, di wala tayong babasahing Biblia, di wala tayong babasahing Spirit of Prophecy. Kaya, maganda na mag-record tayo ng mga church services. Kasi, ako mismo na nire-record, minsan pinapanood ko yung sermon ko para matamaan din ako. Minsan hindi. Ang Holy Spirit kung ano-anong binibigay sa atin na katotohanan, tapos pag pinanood natin, ba, maganda yung mensahe. Kasi ang Holy Spirit ang
nag-i-inspire sa mga taong nangangaral. Ang sabi po dito, gusto ko lang pong i-emphasize itong isang word dito. Ang sabi po dyan, if they speak not according. Sa Tagalog po, yan ay ayon. Naintindihan niyo po ba yung ayon or yung according? Kung hindi daw ayon sa Biblia, ay there is no light in them. Ang ibig po sabihin ng ayon, ako po ay teacher, so bigyan ko kayo ng konting quiz. Kanina pong umaga, galing kami ng AUP ng alas 6, nakarating kami sa Ayas, hinatid ko dun yung isang cameraman na dati ng Hope Channel para tumulong. And nakita ko maaga pa, so nagtambay muna ako ng 30 minutes dun sa mga kaibigan ko dun sa Hope Channel. And nung 7:30 na, ako po ay pumunta dito. Yun po ang ayon sa akin. Pero po, halimbawa si sino bang pangalan ang pwede nating hiramin dito? Sino po? John? Si Sir John, si Elder John. For example po, sabi po ni Sir John, alam nyo ba, si Sir Win, galing yan sa ano? Galing yan sa Bacoor. Hindi yan galing sa AUP. Tanong ko po, yung po bang sinasabi ni Sir John ay ayon sa sinasabi ko? Hindi. Yun actually ay contradiction. Kasi doon ang, tama ba yung turo ko? Parang doon yata ang AUP. At yung Bacoor, doon sa kabila. Hindi ko sure yung tama yung direction. So yun po ay contradiction at yun po ay hindi ayon sa sinabi ko. Halimbawa naman po, sinabi ni Sir John, Elder John, na sabi ni Sir Win, galing siya ng, anong bang tawag dyan? Dyan sa SM. Nalilito na ako sa aking quiz. Galing si Sir Win sa AUP, sa Puting Kahoy, tapos dumiretso siya dito sa Dasmaji. Question. Parang nakakalito masyado. Okay, baguhin natin. Ako mismo nalilito na. Si Sir Win ay galing sa Tagaytay. Tapos pumunta siya sa Dasmaji. Question, yun po ba ay kontra sa sinabi ko o yun ay ayon sa sinabi ko? Ayon o hindi? Ang sabi ko, galing ako AUP, pumunta akong Ayas. Ang sabi ni Elder John, galing si Sir Win ng Tagaytay. Yun po ba ay kontra o hindi? Napakagaling nyo naman. Ang question ko, yun po ba ay ayon o hindi? Hindi. Hindi naman siguro kontra kasi pareho naman pababa eh. Pero hindi siya ayon. So ang paniniwala natin mga kaibigan ay hindi lang kontra. Kundi ang hinahanap natin yung ayon lang. For example, kasi pag yun ang ating paniniwala, hindi naman yan pinagbabawal sa Biblia. Pwede kong gawin yan. Ay, ang dami nating pwedeng gawin na hindi naman nabawal sa Biblia. Pero pag hindi pinopromote ng Bible, yan ay hindi tayo safe dyan. For example, itong pagbibinyag na mga kaibigan, itong baptism ng, bakit tayo hindi, saan yung baptism dito? Number ano ba yan? Nawawala yung baptism. Yung pagbibinyag ng sanggol, yan po ba ay pinagbabawal sa Biblia? May nakita ba kayong verse na thou shalt not baptize infants? Hindi ko alam, isang beses ko palang nabasa yung Bible, pero wala pa akong nakita niyan. At sa SOP, wala rin akong nakita na bawal magbinyag ng... Bakit hindi natin binibinyagan yung infants? Hindi naman pala bawal. Kasi, hindi ayon. Kung ganun kahigpit ang ating pag-aaral ng Biblia, ang gagawin lang natin ay yung ayon, yung hindi nandyan, hindi na natin aksayan hang panahon kasi ang tawag dyan ay distraction. Merong misyon ang Diyos, pero sabi ni Pedro, huwag kang pumunta dyan, baka persikitin siya. Sabi ni Jesus Christ, get behind me, Satan. So pag hindi talaga ayon sa salita ng Diyos, baka yan ay imbensyon ng kaaway. Kasi ang kaaway, mayabang. Mamaya, malalaman natin. Lahat ng sinasabi ng Diyos,
gusto niyang baguhin. Pag may ginawa ang Diyos na microphone ng ganito, sabi ng kaaway, meron ako, actually, mas maganda. Pero gusto niyang palitan lahat ng ginagawa ng Diyos. May baptism na biblical, may marriage na biblical, may ordination na biblical, may pagpahinga, ano tawag sa Sabbath? May rest na pangingilin na biblical, may araw ng pangilin na biblical, ano pa, kung ano-ano pa. Pero ang kaaway, gagawa siya ng sarili niyang baptism, mas matipid sa tubig. Gagawa siya ng sarili niyang pag-aasawa, dahil mas marami daw ang babae, pwede na rin ng mga babae at babae. Ba? Pero hindi yan ayon at saka kontra yan sa Bible. So, yan po ang napakaganda. Lahat ng ating fundamental beliefs ay sa aking personal na pag-iimbestiga, lahat siya ay ayon sa banal na kasulatan. Ang example po niyan ay yung Trinity. Ah, ito naman, bakit wala naman itong Trinity sa Bible? Nandyan naman ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sabi sa Matthew, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Dahil may end, ibig sabihin, they are separate persons. Let us create man in our own image. Marami yan sila. Pero ang ating Diyos ay isa lang. One God, pero three persons. Mahirap maintindihan mga kapatid, dahil ang ating utak ay hindi kasya ang Diyos. Hindi natin ma-explain sa English dahil ang Diyos ay hindi kasya sa dictionary ng English. Kahit sa Greek, sa Hebrew, sa Tagalog, hindi ma-describe ang Diyos sa lingwahe ng tao dahil ang Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga isip. Kaya hindi magkasya sa mathematics. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ay ang Diyos, one God, pero three person. So hindi natin ma-explain ang Diyos fully. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo maniwala. Wala na tayong pag-asa. Kaya may tinatawag na faith, kasi hindi natin naintindihan ng lubusan, pero yung naintindihan natin, yun ang pinapaniwalaan natin. At yung pinapaniwalaan natin ay yung ayon lang sa banal na kasulatan. Kasama po sa Trinity ang God the Father and God the Son, ang ating mahal na Panginoong Jesus na naging tao, siya ay Diyos, siya ay naging tao, siya ay fully Diyos and fully tao, siya ay namatay, imbis na tayo ang mamatay na dahil sa mga kasalanan, and siya rin ang ating example. We should be like Jesus. Ayan. And yung Holy Spirit, ang ating pag-asa sa ating kaligtasan ay si Jesus Christ. Wala nang ibang hero. Yung mga hero ng ibang religion, hindi sila kaya nilang buhayan ang kanilang sarili. Pero si Jesus Christ, tinawag lang siya ng angel, tinatawag ka na ng iyong ama, binuhay niya ang kanyang sarili. At yun ang ating pag-asa, na pag tayo ay namatay, ang Diyos natin kaya tayong buhayin. Pag tayo ay magling loyal sa mga secret society, sa mga organization, matakot tayo sa mga terrorist, pag tayo namatay, hindi naman tayo kayang buhayin niyang mga kaibigan natin. Pero ang Panginoong Jesus, pag naging loyal tayo kay Jesus Christ, pag tayo namatay, kaya niya tayong buhayin. Kaya pala, yung mga sila Martin Luther, sila Zwingli, sila Wycliffe, etc., kung sinong nakasulat sa Great Controversy, napakalaking karangalan sa kanila na mamatay para sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ay kayang lumalang ng buhay. Kaya silang ibalik ang buhay sa kanila. So yan po ang ating pag-asa, ang napakalaking pag-asa, ang ating pag-asa lamang ay si Jesus Christ. And sabi ni Jesus Christ, I will go, I will send another comforter. Ibig sabihin sa another, kapareho niyang Diyos, ang Holy Spirit. Another, kapareho ko pero iba. Another comforter, and He will be with you until the end. And He will teach you all things. Lahat ng bagay, sabi ni Jesus Christ sa atin, as sa mga disciples, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. But I will send you a comforter who will teach you all things whatsoever I have taught you. Ibig sabihin, yung ituturo ng Holy Spirit ay actually turo din yun ni Jesus Christ. Kaya meron tayong spirit of prophecy. Paano natin naintindihan yung Daniel and Revelation? Kung hindi, spirit of prophecy.
ini-explain ng Spirit, ng Holy Spirit, yung prophecy. At yung Holy Spirit din po ang nagkukonsensya sa atin. Pag may ginagawa tayong masama, pag may ninakaw ako doon sa tindahan, noon ninakaw ko yung, alam niyo yung number sa Jollibee? Oh, may mga may nakaka-relate ba sa akin? Kinuha ko yung number. Alam niyo minsan tayo kung ano-anong naiisip natin. Kinuha ko yung number sa Jollibee. Tapos nilagay ko dun sa aking sasakyan. Teacher ng AUP, may number ng Jollibee sa harap ng sasakyan. Paikot-ikot pa, drive-drive. Nakonsensya ako. Sabi ko, mali yung ginawa ko. Nahiya naman akong humarap dun. Ah, nilagay ko sa isang supot. Pumunta ako sa CR at iniwan ko na doon. At least bumalik. Kinuha kong hindi nila alam, binalik ko rin na hindi ko alam. Ah, hindi nila alam. Okay. Ang Holy Spirit ang nagkukonsensya sa atin. Ang nagpapa-repent sa atin. At binibigyan din tayo ng mga gifts. Yung gifts ng pagpe-play ng piano, bigayan ng Holy Spirit. Yung gift ng paggagawa ng gusali, pagdiguhit ng gusali, pag-operate ng kung ano-anong mga pindot-pindot na yan. Yung hilig sa camera, yung hilig, ano pang hilig dito sa church? Magluto, maglinis, at kung ano-ano pa, yan po ay galing sa Holy Spirit. Kaya pala sabi, I will teach you all things. Ibig sabihin, pwede natin sabihin na lahat ng ating alam ay galing sa Holy Spirit. Kasi all things. Kaya, huwag tayong mayabang. Dahil tayo ay nilalang lang ng Diyos, hindi tayo galing sa unggoy, kundi galing tayo sa image of God. Ibig sabihin nun, yung kayang, mga kapatid, yung kayang ibang nilalang ng Diyos, galing din kaya yun sa image ng Diyos o tayo lang? Marang hindi naman fair na tayo lang yung galing sa image ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay nagkakasakit na at namamatay. At maliliit na tayo compared kay Adam and Eve. Ako kahit gano'ng karami kainin ko, ganto pa rin ako. Minsan may nanglilimos doon sa akin. Sabi ko, mas mataba ka pa sa akin. Ba't ka nanglilimos sa akin? Tawa siya. Oo nga naman. Sabi ko siya sa Bible, do not give gifts to the rich or you will end up in poverty. So, mas magandang magbigay ng mga regalo din sa mga mas, ano, hindi yung mas nahihirap kaysa sa atin. Tayo po ay nilalang ng Diyos. Okay. And tayo ay very good, ngunit dahil sa kasalanan, nilalang tayong perpekto, ngunit dahil sa kasalanan, in this day, in the day you will eat, you shall surely die. So nung kumain si Adan at si Eva ng pinagbabawal na prutas, sila ay nagsimula ng mamatay. Hindi sila immediately namatay, kundi para silang cellphone na binunutan ng charger. Mamamatay din yan balang araw. Pero dahil kay Jesus Christ, pwedeng isaksak ulit yung charger. Wow! The righteous never die. They just sleep. Okay. So yan po. Nilalang tayo sa, meron tayong tendency na gumawa ng kasalanan. Pag tayo ay, mayroon kasabihan, practice makes permanent. Kasi pag mali yung pinapractice mo, hindi ka magiging perfect. Magiging ano, napakagaling mo gumawa ng mali. Permanently wrong. Practice makes permanent. So, pag pinapractice natin ang kasalanan, parang hindi na siya masama. Pero pag una tayong nakakaisip ng kasalanan, talagang pinagpapawisan tayo at kinakabahan tayo. Dahil meron tayong tendency to do evil. Ngunit, ang Holy Spirit ang magre-rescue sa atin. Bakit tayo nagsisisi kahit na ang tagal-tagal natin nagkasala? Ang Holy Spirit ang restores, mayroong gift of reconciliation, and restores, the Holy Spirit restores in penitent mortals the image of the Maker. Yung mga dating mamamatay tao, nagiging mabait. Yung mga dating magnanakaw, nagiging, ayun, binabalik yung kanilang ninakaw. Bakit? Dahil sa trabaho ng Holy Spirit sa atin. And tayo ay nagmamahalan sa isa't isa at sa ating environment, dahil nilalang din ng Diyos yan, mga kapatid natin. Tayo po ay naiipit sa isang gera. At tayo ay lahat artista. Kaya huwag kayong mahiya humarap sa camera, sir. Kasi lahat tayo artista, sabi ni Ellen White. We are all actors
in the great controversy. Sino yung audience? Yung mga angel sa langit at saka yung mga hindi nag sinless beings in other worlds. Nakakahiya naman itong pinaggagawa natin dito sa earth. Mabuti na lang may kapatawaran sa kasalanan. Kung hindi, patay tayo lahat. Sa great controversy, alam na natin kung sinong mananalo. Si Jesus Christ o si Satanas? Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ sa cross, it is finished. Ibig sabihin, ang isang ibig sabihin nun, tapos na ang alam na ng lahat ng tao kung anong karakter ni Satanas na gusto lang niyang patayin ang anak ng Diyos. So, kanino tayo kakampi? Kay Jesus Christ, sinong mas marami, mga kapatid? Yung masama o yung mabuti? Mabuti. Maganda yung sagot ninyo. Dito sa mundo, dito sa Area G. Okay, mas marami ang good angels. Ilan ang good angels? Compared sa, kung may 100 na bad angels, ilan yung good angels? Ang daming sagot. Kung may 100 na evil angels, ilan ang good angels na katapat niya? Ilan ba ang nalaglag na evil angels? 1/3. So, ibig sabihin, may 2/3 pa nun. So, kung 100 ay 1/3, ilan ang 2/3? Ay, wag na tayo mag-away. Basta marami ang good angels. Ang mga nagkasala na mga mundo, ilan ang nagkasala na mundo ayon kay Sister White? Isa lang, tayo lang yung matigas ang ulo. Sabi kasi ng Diyos, huwag kakainin yan, kahit na vegetarian yan, huwag kakainin. Oh, ang marijuana ay vegetarian, pero huwag niyong kakainin. Dahil bawal yan, masama. Okay, ngunit yung mga ibang tao dun sa ibang lugar, hindi nila nilapitan, sabi ni Sister White, yung kanilang pinagbabawal doon na puno. Tayo, bakit may nilagyan ng tukso kasi? Kaya, hindi mauubos ang tukso kahit doon. May pinagbabawal pa rin. Kaya kailangan natin ma-develop ang karakter natin na kahit meron nandyan sa harap na pwede naman, pag sinabi ng Diyos, wag, hindi natin lalapitan. Kaya po, so yan po ang great controversy. Matatapos yan, ang great controversy, kung pag tinayip natin sa E.G. White writings yung 6,000 years, makikita natin na 6,000 years ang panahon ni Satanas upang i-demonstrate ang kanyang naiisip. At yung 1,000 years na pagkatapos nun ay yung Sabbath in Heaven, millennium. Ilang taon na tayo dito sa mundo na may kasamang kasalanan? Mga 6,000 na, ata. Kasi 2018 na next year. Tapos si Jesus Christ nandito nung 1 to 30 something. Tapos before noon, 4,000 yata yung flood. Tapos before noon, negative. 2,000 pala, negative. Tapos negative. So 4,000 since the fall to the cross. So 6,000 na. Pero hindi natin pwede sabihin na ang panahon, ang year. Because ang sabi sa Bible, you know not the day and the hour. Ngunit i-announce yan ng Diyos sa kanyang mga tao sa huling panahon. Pero dun sa mga hindi sumusunod, hindi nila maintindihan, sabi sa last day events. Sabi ni Ellen White, no more time prophecy beyond 1844. So pag may nakita kayong computation na lagpas ng 1844, parang kung hindi na yun according dun sa mga propeta. By the way, paano natin nalaman na si Ellen G. White ay totoong propeta? Kasi tiningnan natin yung Bible. At lahat ng sinasabi niya ay ayon sa Bible. Paano natin nalaman na yung New Testament ay totoo? Yung mga gumawa ng New Testament, tiningnan nila yung Old Testament. Paano nung nalaman ng mga taong nakahukay ng mga Dead Sea Scrolls dun sa mga kuweba, ay library yun. Ang daming scroll doon. Paano nila nalaman kung alin yung inspired at hindi? Meron silang sigurado. Si Isaiah, si Moses, sigurado sila. So inanap nila lahat yung ibang books. Yung sumasang-ayon kay Moses at kay Isaiah, yun ay sigurado nila. So ganun lang po. Paano naman nalaman nung mga Israelites na si Moses at si Isaiah ay totoo? Eh kasi yung narinig nila kay Adan, kay Enoch, ay yun din ang sinasabi ni Moses.
di paano natin malalaman na sinasabi ni Adan ay totoo? Wala na tayong ibang papakinggan kasi Adan lang ang sinabihan ng Diyos na huwag kumain. So ganun lang malalaman ang katotohanan. Hahanap tayo ng sigurado, kukumpir natin. So pag may nagpipreach dito kung sino-sino man, ikukumpir natin dun sa sigurado natin. At ngayong panahon, ang sigurado natin ang Bible and ang Spirit of Prophecy na nagsusupport sa Bible. Si Jesus Christ po ay nabuhay, totoong nabuhay. Ako ay nagpost dun sa atheist na group sa Facebook. Sabi ko sa kanila, alam nyo, meron akong Mac na computer. Gumawa ako ng keynote na presentation. Ang nilagay ko sa presentation slide, Apple doesn't exist. Oh, sabi nila, like-like sila, pero nag-gets nila, parang mali yata yun ah. Sabi ko, meron akong Microsoft Windows na computer. Gumawa ako ng Microsoft PowerPoint na slide. Ang tinype ko, Microsoft does not exist. Oh, pinost ko rin dun, nag-like din sila. Kasi narinig lang nila, nakita lang nila, does not exist. Pero nung inisip-isip nila, sabi nila, niluloko tayo nito ah. Mga atheist kasi yun. Nag-send na sila ng lahat ng evil words sa buong dictionary. Sinend nila sa akin. Sa comments. Nung ko lang nalaman yung sinasabi sa Bible, mga kapatid, na pag nagsabi ka ng masama sa inyong kapatid, you will be in danger of judgment. Para akong namatay. Sa dami ng lahat ng evil words sa dictionary, sinend nila sa akin sa comments. Tapos nung blinak nila ako sa atheist na group, nag-send naman sila ng private message sa akin. So isang araw, nag-block ako ng 200 na tao, mga atheist. Ganun pala yung mga taong ayaw sa Diyos. Napakapait ng kanilang mga salita. Galit sila sa Diyos. Bakit nga sila nagagalit kung wala namang Diyos? Hindi ko alam. Pero walang kalendaryo na atheist. Kasi 2018, 2017, saan simula? Sa panahon ni Jesus Christ. Di humanap sila ng ibang kalendaryo. Di ba? Sa doon nagsisimula yung panahon. Doon ang gitna nung nandito si Jesus Christ. Siya ay nabuhay, siya ay namatay, at siya ay nabubuhay ulit at kaya niya tayong buhayin. Kaya niya tayong baguhin. Kaya niya tayong tulungan ma-overcome ang kasalanan. Ayan po ang promise ni Jesus Christ. At napakaganda po na lahat tayo ay nakikinabang sa kaligtasan. Sabi dito sa Bible, meron tinatawag na justification. Pag tayo ay nagsisi, lahat ng ating kasalanan mapapatawad. Hindi ko maintindihan minsan. Yung kanina dito sa pwede kang magkasala ng napakarami. Tapos pag nagsisi ka, kung kailan ka nagsisi, erase lahat yung iyong history ng kasalanan. Naintindihan niyo ba, mga kapatid, kung bakit pwede kang magkasala ng napakaraming kasalanan, tapos pag nagsisi ka, sasabihin ng Diyos, okay na. Tayo, hindi natin maintindihan kasi nasaktan tayo ng mga nagkasala sa atin. Pero ang Diyos, napakalaki ng Diyos, wala lang sa Kanya yun. Although siya ay namatay, si Jesus Christ, alam na tayo sa Diyos. Kasi para saan pa si Jesus Christ na pagpamatay sa cross, nang namatay siya sa cross, kung hindi niya papatawarin ang kasalanan? Where sin abounds, grace abounds more. Ang kapatawaran sa kasalanan ay hindi nauubos. Parang unlimited na internet at unlimited na text. Hindi nauubos. Kaya hindi ako nagsusubscribe ng unlimited kasi lugi ako. Hindi ko maubos eh. Parang ganyan po ang kaligtasan, hindi maubos. Pag tayo ay nagsisi, tayo ay pinapatawad. Pag tayo ay nagkamali ulit, papatawarin ulit. At nagsisi ulit tayo, papatawarin. Yun po ay tinatawag na sanctification. Tayo ay niligtas, tayo ay nililigtas, at tayo ay ililigtas ng tuluyan, ng full. Sanctification, justification, and glorification. Question, tayo po ba ay ligtas na o hindi pa? Depende anong pinag-uusapan. Yung ligtas na una, yung ligtas na araw-araw, o yung ligtas na nasa langit na tayo. Okay, so pag tinanong tayo kung tayo ay banal na, hindi natin pwede sabihin na tayo ay wala ng kasalanan until dumating si Jesus Christ. Dahil, hindi ko sinasabi na imposible maging perpekto. Sabi ni Jesus Christ, be ye therefore blameless sa Old Testament. Sa New Testament, be ye therefore perfect.
as your Heavenly Father is perfect. Sa ating kakayahan, hindi natin kaya. But with God, nothing is impossible. Amen? Si Moses po, na nakapatay sa Ehipto, karga-karga niya ang Ten Commandments. Ang sabi sa Ten Commandments, thou shalt not kill. Oh, hindi ba humanap na niya lang ang Diyos ng taong hindi nakapatay para kumarga ng Ten Commandments? Si Saul, na naging Paul, marami siyang pinersecute na Kristiyano. Pero tingnan natin ang Bible. Halos kalahati ng Old Testament books, siya ang author. Ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano karami ang ating kasalanan, pwede tayong gamitin ng Diyos, hindi lang maligtas, kundi para sa kaligtasan ng maraming tao. Amen? Kaya lahat, naniniwala ako sa aking experience, pagbabasa ng Bible at sa aking observation, lahat ng tao sa church mayroong role sa kaligtasan ng ibang mga tao. Walang pumupunta sa langit na walang daladalang ibang kaibigan. At wala ring tamad na pupunta sa langit na hinangin lang siya dun. Work your own salvation. Hindi tayo naliligtas sa ating gawa. Kasi dapat naman talaga mabuti ang gawa natin. Kaya kahit naggumawa tayo ng mabuting marami, yun naman talaga dapat gagawin natin. Hindi tayo nakakabawi dun sa ginawa natin masama. Masama, may para mawala yung ating masama, kailangan natin mapatawad ng Diyos. Okay. Ayan po ang salvation. And ang pinaka-ating bagong fundamental belief ay itong growing in Christ. Dalawa po ang section nito sa aking pag-observe, pagbasa. Yung una po ditong section, hindi na tayo matatakot sa mga evil angels. Hindi tayo matatakot sa mga aswang, sa mga evil angels, sa mga napoposes ng evil spirits. Kasi sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. In this world, you shall have tribulation, but be ye not. I have overcome the world. Sabi dito sa Romans 8, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, kahit fallen angels, nor principalities, nor powers, kahit evil powers, organizational powers, secret society, natatakot po ba kayo pag nanonood kayo ng mga, ano daw yun, mga Illuminati, mga ganyan-ganyan. Huwag kayo matakot. Ang fundamental belief number 11, ang nagsasabi na hindi tayo matatakot. Why? Nor height, nor depth, nor things to come. Because nothing can separate us from the love of Christ, which is in Jesus Christ our Lord. Amen? Pag ang napoposes ng evil spirit, tumawag lang sa pangalan ni Jesus Christ, tumatakbo ang evil spirit. Pag ako na naginip na mamamatay na ako, hinahabol ako ng buhaya, tapos tumawag lang ako kay Jesus Christ, tumitigil ang aking panaginip. Buti na lang panaginip lang. Pero kahit na nananaginip pa rin tayo, pag tumawag tayo sa Diyos, kahit sa ating panaginip, ang Diyos ay nililigtas tayo. Yan po ang unang part ng fundamental belief number 11. Hindi na tayo matatakot dyan. Ang pangalawa po ay kailangan tayo tuloy-tuloy na magkantahan, pumunta sa church, magbasa ng Bible. Bakit kailangan natin basahin ng basahin yung Bible? Hindi ba tayo naniwala noong unang binasa na natin? Eh, nakalimutan na natin. Di kailangan ulit natin basahin dahil tayo ay makakalimutin. Nananalangin at meditate and sing praises and gathering in church to worship. Makinig tayo sa mga mangangaral. Tayo po ay merong paniniwala na church. Ibig sabihin, lahat ng naniniwala kay Jesus Christ, simula kay Adan hanggang dun sa mga huling panahon natin ngayon, ay kasama sa church. Ayan po. So, hindi tayo basta-basta kanya-kanya na lang, merong tinatawag na church. Mga kolekta ng mga tao na naniniwala kay Jesus Christ. And meron tayong tinatawag na remnant. Kahit na may church, meron pa rin pasaway sa church. May Israel, may mga idolaters sa Israel. May mga Jews, yung Jews ang nag-persecute kay Jesus Christ. So, sinong natitira? May mga anak si Adan, may mga anak si Noah. Bakit may masama pa rin? Merong remnant. Dun sa mga maraming population, may natitira na sumusunod pa rin sa Diyos. At yan ang remnant. Sa buong Bible history, maraming remnant na lumalabas dun sa mga idolater, lumalabas sila. At ang pinaka-remnant, nung panahon na nakalimutan na ng karamihan na tao yung Bible, nung Dark Ages, may remnant nung 1800s, yan yung mga Protestant, 500 years of Reformation. Yung mga Protestant,
nag-aral ng Bible at may mga naniwala sa lahat ng teaching ng Bible, yung mga iba hanggang baptism na lang sila naniwala. Yung iba hanggang justification by faith na lang sa naniwala. Yung iba hanggang righteousness, righteous lifestyle na lang sila naniwala. Pero kinolekta lahat yan at yung mga Adventist, lahat ng nasa, ng ayon sa Biblia, yun ang kanilang ginawa. So, ang sabi, the remnant, obey the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Sabi ng ating mga ngaral kaninang umaga, maraming ibang nangangaral ng Sabbath, maraming ibang nangangaral ng Ten Commandments, pero yung SOP lang, yung tayo, ang meron. Actually, nabasa ko sa internet, yung ibang mga reformers noong 1800s hanggang ngayon, meron din silang Spirit of Prophecy. Pero isang book lang o limang books lang. Yung sa atin, ang dami! Hindi natin mas mahaba pa yata sa Bible yun. Kasi Testimonies Volume 1 to 9, ang dami. Hindi natin matapos-tapos basahin. So yan po, ang pinaka-remnant, hindi tayo basta remnant, sumusunod kami sa Ten Commandments, sumusunod kami sa, may SOP kami, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ganun ang tamang remnant na attitude. Yung mga Jews, remnant din sila, pero nagba-Bible study, nag-aaral sila ng Bible, minememorize nila yung Bible, nagpi-prayer and fasting sila. Ano pang ginagawa nila? Sumisimba sila, pero hindi sila nag-outreach. Kaya nung may nag-outreach si Jesus Christ, pinersecute nila, nainggit sila bakit maraming sumusunod sa kanya. Ang remnant na totoo ay may mission na humanap pa ng ibang mga tupa ng Diyos na nasa ibang kawan. Kaya po, tayo ay Adventist preparing other people also to come. Dahil tayo ay naligtas, gusto rin nating maligtas ang iba sa atin. Yan po, dito sa Dasmaji. We preach the revelation, judgment, hindi lang tayo bola. Your sins have been forgiven. Pero hindi natin, we are not calling sin by its right name. There is judgment. Judgment is a blessing to the righteous and it is fearful to the unrepentant. Ayan po. And tayo ay isang body ng Jesus Christ. Our head is Jesus Christ and the church composed of different kinds of nationalities, different kinds of people, we are all the body of Christ. Ang boss natin ay si Jesus Christ. Bakit nagtutulong-tulungan tayo? Kasi lahat tayo under ni Jesus Christ. Iba-iba tayong nationality, iba-iba tayong laman ng bangko, ng ATM. Yung iba, babae, lalaki, ngunit tayo ay magkakampi kasi si Jesus Christ ang ating boss. Ayan po. Yung baptism, nakitalakay na natin kanina, kaya tayo ay naglo-Lord's Supper dahil si Jesus Christ, sabi niya, do this often. And ito po ang maganda. Maraming spiritual gifts. Binibigyan tayo ng mga interest at saka mga, may mga tao na hindi magtsaga gumawa ng ibang mga ginagawa. Na hindi magtsaga mag-aral ng piano. Hindi sila nag-enjoy. Kaya hindi sila mahilig mag-practice. Paluin mo pa para mag-practice. Pero may mga tao, kahit hindi mo paluin, gustong tumugtog ng tumugtog. Mga gifts yan. By the way, kahit paluin mo at tumugtog, okay rin yan. Okay rin. Kasi sabi sa Bible, rod. No? The rod of correction. Kung mahal mo, the Lord, whom the Lord loves, He chasteneth. Merong rod of correction. So, ayan po, iba-iba ng gifts. At yung mga gifts niyan, hanggang nandyan ang church, kailangan yan. Yung pagpapiano, hanggang may church, hanggang second coming, kailangan yan. Yung pagpa-powerpoint, lahat, kailangan yan. Hanggang dahil kailangan yan sa church. Gift of healing, yung mga doktor, ating mga nurse, yung faith, yung mahilig pumunta kahit di niya alam kung saan papunta. Basta, pupunta kami. Prophecy, ayan, yung marunong mag-explain ng Daniel 2. By the way, lahat tayo prophet in a sense. Kasi lahat tayo Adventist. Ibig sabihin ng Adventist, we are prophesying the second coming of Jesus Christ. Amen? Pangalan pa lang natin, prophecy na. Kaya huwag kayong paloko-loko. Kasi ang mga prophet sa Old Testament, pag nag-prophesy ka ng mali, ang parusa sa iyo ay kamatayan. Okay, so ang ipa-prophesy lang natin, yung ayon lang sa Biblia.
Sabi sa Revelation 10, di ba yun yung great disappointment? Revelation 10:10, yung matamis sa bibig pero mapait sa tiyan. Pero pag pumunta tayo sa verse 11, ang sabi dun, but you must prophesy again to all countries, nations, tongues, and kindred. Ibig sabihin, kahit nagkamali yung Millerites nung unang panahon, yung mga unang Adventist, kailangan mo pa rin mag-prophesy nang mag-aral ka ulit at mag-prophesy ka. At yun yung nangyari sa Seventh-day Adventist Church. Kahit mali yung ating yung prediction ng ating mga founder noong 1844, nag-prophesy pa rin tayo kasi yun ang nandun sa next verse. You must prophesy again. Sabi sa 1 Corinthians 14, kuvet to prophesy. Mang gustuhin mong sumama sa Voice of Youth, sa mga ngaral, lahat tayo maggustuhin natin matuto mag-preach ng Daniel 2, ng second coming ng Revelation 14. Kasi ang sabi sa Joel 2:28, the Spirit of the Lord will be poured out upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. And there will be wonders in the earth, in the water, in the heavens, of fire, smoke, etc. So, iba-iba po tayo ng gifts and ministries, and boring kasi pumunta sa church pag walang gagawin. Di ba? Kaya naman, kahit sino naman, pwede umupo dyan. Pero pag may gagawin tayo, tingnan nyo pag may part kayo, aaga-aga nyo. Di ba? Kasi mas maganda yung may ginagawa. Kaya, bigyan nyo lahat ng part. Okay, teaching, administration, reconciliation, compassion, self-sacrificing service. Ang iba sa atin may one talent. Ang iba may maraming talent. Pero dapat lahat yung talent natin, ginagamit natin. Mas maraming talent, mas maraming responsibilidad. Okay, ayan po. Gift of prophecy, pero si Ellen White, siya ay napakalaking prophet. Sa Bible, may mga prophet na hindi binanggit, na hindi nakasulat, pero binabanggit ng ibang prophet. May mga prophet na maliit lang yung aklat. Pero si Isaiah, si Jeremiah, ang haba. So major prophet sila. Si Ellen White, ang haba-haba ng kanyang mga testimonies. So siya ay maraming gift ng prophecy. Tayo, ano lang, second coming lang ang alam natin. Hindi pa nangyayari, pero sigurado tayo mangyayari, di ba? Tama. Gift of prophecy. And kasama po dito sa ating paniniwala ang Ten Commandments. Ngunit, si Jesus Christ, ini-expand niya yun. It is written, sabi niya, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, that if you look at a woman with lust, you are committing adultery with her in your heart. Question, sinong nagkasala? Yung lalaki o yung babae? Ano pong sagot ninyo? Yung tumingin o yung tiningnan? Yung tumingin? Bakit with her? Pwede bang mag-adultery mag-isa? Natatawa si ma'am. Ang adultery, at least dalawa. So, with her, kasama yung tiningnan. Kaya mag-iingat kayong mga girls. Kasi pag hindi kayo maingat, mag-adulterous ang inyong mga damit. Kaya, ano ang ating susuotin? Yung hindi masyado tayo nakikita, lahat ng hindi dapat makita. Ayan, para hindi natutukso ang mga kapatid at lahat tayo maging adulterer. Kaya po, tayo ay magtulungan makarating sa langit, hindi papunta sa impyerno. Kaya nire-research ko, gaano ba talaga kahaba ang damit ng babae dapat? Dapat ba para tayo mga nun? O dapat ano? So nakita ko po sa 3SM, ito, hindi ito, may reference ako. Nakita ko yung reference. Special Messages, Volume 3, 200, page 277.5. Tinatanong kay Ellen White, gaano ba kahaba yung damit dapat? Kasi may sabi ganito, pero kailangan natin yung nakasulat, yung ayon sa propeta na sigurado natin. Sabi ni Ellen White, may nakita akong vision, tatlong grupo ng babae. Yung una, ganto. Yung damit nila, ang haba. Pag dumaan sila dyan sa daanan, nadadala yung mga bato. Sabi niya, mali yun, kasi madumi yung damit nyo. Yung street, nalilinisan, yung damit nyo, madumi. Tapos pag umakyat sila sa hagdan, kasi may mga bakal yun eh, itataas nila ganun, edi mas lalong. Okay, so may nakita siyang sunod. Kapos sa tuhod ang damit. Sabi ni Ellen White, hindi na kailangan pagdibatihan. Kapos yun. Okay. So ang tanong, nasaan ang tamang haba? Tapos may nakita naman siya. May nakita akong sunod. Ayun,
hindi sila nahihirapan maghila ng kanilang mga gown. Hindi rin sila masyadong naghihila ng gown pababa pag sumasakay sa jeep. Kundi, nakakatrabaho sila ng maayos at hindi nakikita yung mga, kung saan-saan tumitingin yung mga boys. So, gaano kahaba? A few inches from the floor. Meron ako nabasa na isang, sabi ni Ellen White, hanggang sa ibabaw ng gaiter boot, G-A-I-T-E-R, boot. Ginugel ko sa images, Google images, gaiter boot. Nakita ko, hanggang dito. Sabi ko, parang mali yata yun. Kasi kukontra siya sa number 2. Mabuti na lang ang Holy Spirit, tinuturoan tayo mga clueless na mga tao. Tinype ko, gaiter boot 1800s. Nakita ko yung gaiter boot 1800s hanggang dito. So ibig sabihin, pati yung gaiter boot, gustong baguhin ni Satanas ang ibig sabihin. Ibig sabihin, hanggang doon. Kaya yan ang nakita kong description sa internet. Okay. A few inches from the floor. Ang reference natin, actually, mas ma-stricto ito kaysa student services ng AUP. Mas stricto ito. Kasi doon sa AUP, basta lang lampas sa tuhod, pwede na. Pero ito, talagang sabi ng sigurado natin na propeta. Okay. Sabi ng Jesus Christ, it is written, thou shalt not, ano pang sabi doon? Thou shalt not kill, but if you say bad words to your brother, you are in danger of judgment. So, ini-expand ni Jesus Christ. Next, ang pinaka-favorite natin ay ang Sabbath. Napaka, praise the Lord. Pag tinype nyo, what is the Sabbath sa Google, yung buong first page, lahat galing sa Seventh-day Adventist. Amen? Tayo ang nakakaalam kung ano ang Sabbath. Pero, talaga bang nangingilin tayo ng Sabbath? Okay. Ang sabi sa Bible, ito, palagay ko, hindi na kayo mahihirapan dito. Kaya mga kaibigan, ang mga Adventist, maraming ginagawa para makaiwas ang pagluluto sa Sabado. Oh, ito ang pinakamahirap na topic mga kapatid. So, fasten your seatbelt. Kasi ang pinakamalaking pagsubok sa huling panahon ay ang Sabbath. Ang isa sa mga pinakamahirap ma-overcome ay ang pagkain. Pag pinag-combine mo yung Sabbath saka yung pagkain, ano yun? Pagluluto ng Sabado. Yan. Kaya, anong gusto niyo sabihin ko? Yung nasa Bible, SOP, o yung examples muna? Samples, pareho. Unahin ko na lang po examples. Kasi pag sinabi ko yung katotohanan, ang sakit. Nakikita ko yung mga kapatid. Gagalit na sila, malapit na silang lumabas sa church. Gusto nilang sumunod, pero hindi nila alam kung paano hindi mapapanis yung niluto nila nung Friday. So, unahin natin yung example ng mga taong nakakasunod, kahit hindi perfectly nakakasunod, para magkaroon tayo ng clue kung paano tayo pwede gumaya. Madali lang. Copy and paste. O, gayahin lang natin. Nag-attend pa ako ng IAS International Institute, International Student Services Conference, yung isang president ng UNCLAB, Adventist University, sabi niya sa aming school, Friday pa lang ng gabi, luto na lahat ng ulam sa cafeteria. Cafeteria yun, hindi yun bahay. Hindi, maramihan yun. Ang estudyante nila, 800. Sabi ko, paano nila ginagawa yun? Pero sabi niya, yung kanin namin, hindi pa namin niluluto. May nagtanong, galing sa Thailand, black na babae. What is the problem with you Asians? Why can't you cook your rice? Why can't you cook your rice on Friday? Sabi ko, ibig sabihin, alam nung Indonesia. Alam din nung African. Pero hindi rin nila ginagawa sa Thailand. Siguro yung mga misyonaring pumunta sa Pilipinas, hindi tinuro sa atin. Kasi, yun ang alam nung ibang nationality. Pero, nung tinanong ko yung matatanda, yung mga lolo, ganun daw ang ginagawa nila. Friday pa lang, luto na lahat ng pagkain. So, next, nag-attend po ako ng 2014 IAS Asian Theological Forum, si ating Ministerial Secretary Associate. Sabi niya, ang nakasulat, the preparation of food sa official statements ng Adventist.org should be done before the Sabbath. Tapos sabi naman nung Vice President, yung asawa ng Vice President ng AUP, si Sir Paes, si Ma'am Paes, teacher ko sa biology sa high school. Alam mo ba, Win, si Ma'am Habla, yung teacher mo sa THE nung high school,
Nung mag-retire siya, nag-missionary siya sa ibang country. Siya ang matron ng cafeteria, hindi sila nagluluto ng Sabat. Sabi ko, paano ginagawa, ma'am? Nilalagay nila sa ilalim ng lupa. Oh, ganun pala. Mga kapatid, nung una, naririnig ko to galing sa mga taong galit sa church. Pero binabasa ko ang document, humahanap ako ng palusot. Kasi dapat ayon. Mayroon akong narinig na lawyer, na pastor din siya, na accountant, na he has never lost a case in court. Sabi niya, ganito ako mag-aral. Pag may issue, pag-aralan ko lahat ng pro at lahat ng cons sa Bible and CSO, sa kaso sa korte. Para alam mo kung anong i-atake sa'yo. So ganun din tayo dapat mag-aral sa Bible and CSOP. Pag may issue, aralin natin lahat ng bawal at lahat ng pwede. So humanap ako ng official excuse na pwede magluto ng Sabado. Mga kapatid, pinanganak ako sa school ng Adventist, lumaki ako sa Adventist school, nagtuturo ako ngayon sa Adventist school, pero wala pa akong nakita sa archives ng GC na documents sa official na hindi na pwede. Naririnig ko lang sinasabi ng mga itong theologian, itong layman, ganyan, ganyan. Pero yung official na nakasulat, hindi pinapayagan ng Diyos na maiboto na kukontra ang sinasabi ng church sa Bible. Ang nakikita ko, hindi talaga pwede. At papakita ko sa inyo, pero bigyan ko muna kayo ng example kasi malapit na kayo ma-stress. Sabi naman ni Vender, yung magulang ko, yung grandparents ko, kaya nilang gawin yan. Sabi naman nung mother ko, hindi ko naman sinasabihan, pero nanonood siya ng mga video ko. So hindi na rin siya nagluluto. Actually, yung lolo pala namin, stricto rin yun, sabi nung auntie ko. Sabi naman nung isang cafeteria sa ibang institution, kaya rin namin gawin yan kung may ref. Malapit na sana ako mag-donate ng ref. Pero nung nakausap ko yung mga taga-Indonesia, sabi ko, Pastor, how do you do it? Your food does not expire, spoil. Sabi niya, we have a Sabbath menu. What is the Sabbath menu, Pastor? There are foods that do not spoil easily. If you fry them, or you put many things, or salt, etc. So mayroon palang mga pagkain na madaling mapanis. Yung may kamatis daw, madali daw mapanis yun. Yung niluto sa lutuan na laging napapanisan. Kaya may Sabbath kaldero din sila, yung iba. Hindi pa napanisan yun, kaya matagal mapanis yung nilalagay dun. Sabi naman ng mga Tagalite, kami bread and fruits na lang kinakain natin, granola. Sabi naman ni Kuya Jun Lumingkit, kaya rin yan sa aming probinsya. Ang ginagamit ay dayami. Kahit next day, ma-warm pa rin. Sabi naman ng mga Hudyo, ito mga Hudyo talaga, ito alam nila kung paano gawin. Ano lang yan? Yung warm, keep warm. Di ba yung rice cooker po merong cook at saka may keep warm? Ay, mga kapatid, sabi ni Ellen White, pwede tayo mag-warm, pero hindi tayo pwede mag-cook. Anong difference ng warm at cook? Alam niyo kung anong difference? Yung isa pwede, yung isa bawal. Kaya yung rice cooker sa bahay namin, pag Sabado, ayaw kong pindutin yung cook. Warm lang, o, di ba? Anong difference? Ewan ko. Basta yun ang nakasulat. Kailangan ba maintindihan natin lahat ng bagay bago ito isumunod? Si Adam, si Eva ba naintindihan niya kung bakit bawal? Sunod lang tayo mga kaibigan. Nakasulat. Sunod tayo. Kailangan ba natin maintindihan lahat ng... Okay. So yung aming microwave, may nakalagay dun cook at saka defrost. Pag Sabado, dun lang ako sa defrost. Kasi sabi ni Ellen White, it is not God's will that His children eat cold food on the Sabbath in cold climate. Oh, yung refrigerator, cold yun. Kaya defrost. Pero bawal pindutin. Ayaw ko pindutin yung cook. Kasi sabi naman ni Dan Dison, sa kapapanood niya ng mga videos sa Facebook, madali lang. We prepare food Friday and we find it a blessing. Hindi sila nalilate sa church, hindi sila nagmamadali pag umaga. Sabi naman ni Jerry Tulud, fasting na lang. Hindi ka na magluto, hindi ka pa maghugas ng pinggan, bawas pa ang gastos, at saka maaga ka pa sa church. Oh, di ba? Fasting. Sinubukan ko po yun, pero hindi dahil dito. Ibang reason, gusto ko lang, nakita ko yung ibang estudyante, nagpa-fasting. Subukan ko nga. Isang taon, umaga at tanghali ng Sabado, hindi ako kumakain. May nangyari. May nangyayari pala mga kapatid pag nagpa-fasting tayo. Dumami yung evangelism na ako yung speaker. Hindi naman ako theologian. Hindi rin ako marunong, hindi ko marin maintindihan yung nasa slide. Binabasa ko lang yung presentation ni Mark Finley. Tapos yung mga ministering tinutulungan ko, lumago, sumabog, dumami yung baptism, yung revival. Anong nangyayari?
kahit saan ako pumuntang church, ako yung speaker, kahit hindi naman nila ako kilala. So napagod ako. Sabi ko, meron ata talagang nangyayari pag nag-fasting. By the way, huwag tayo mag-fasting ng 40 days and 40 nights. Sabi ni Ellen White, we are not called to fast like Moses and Elijah and Jesus. Pero siguro yung aking umaga at tanghali na isang taon, baka pag kinumpute yun, parang 40 days na rin, sir. Kaya siguro lumago yung ministry, wala naman nangyari sa akin. Pero ang Diyos nilalagay ako sa mga ministry na maraming matutulungan. Napagod ako mga kapatid, tumigil ako ng fasting. Tumigil din ang mga crusade, ang mga binyag, ang mga pag-i-speaker, tumigil din. Kaya ngayon, umaga na lang yung pag-fasting ko, pagtanghali, feasting. Pero kung gusto niyo subukan, si Jesus naman, 40 days lang siya nag-fast. Nag-feast na rin siya pagkatapos. Diba? Hindi naman siya tuloy-tuloy. Ganon din si Elijah, si Moses. So, subukan nyo. Hindi ko alam kung paano i-explain, pero yun, may nangyayari. May ginagawa ang Diyos. Bakit? Idol. Idol. Nalaglag tayo dahil sa pagkain. Kailangan natin mag-fast. Sabi ni Ryan James, let's eat fruits. Sabi ni Jeven Dayami. Sabi ni Joy Ref. Sa ibang mga church, hindi rin sila naghuhugas ng pinggan. By the way, bawal ba maghugas ng pinggan ayon sa Bible? Hindi ko pa nakita sa Bible, pero sabi ni Sister White, avoid dishing, wash. Kaya yung ibang church, yung ano, papel na ginagamit nila. May nabasa ako kagabi. Sabi ni Sister White, yung mga hindi naman necessary na gawin, pag dumating na yung sunset, huwag nang gagawin hanggang pagkatapos ng holy hours. Oh, yung mga tinatamad maghugas ng pinggan, matuwa kayo pag Sabado. Bawal actually maghugas ng pinggan. Bakit tinatamad tayo pag ibang araw, pero pag Sabado gusto natin? Ay, minsan hindi natin maintindihan ang sarili natin. Isang araw lang naman tayo tamarin ng maghugas ng pinggan. Di po ba? Okay, pero yung may mga sakit, we have to do everything possible to make their, to give them comfort. Kasi Jesus healed on the Sabbath. So, sabi ni Chari Vidal, Aros Vidal, yung father-in-law nila, 20% ng church nila, kayang gawin. May kasabihan. Kung ayaw, maraming. Kung gusto, merong. Okay. Sabi ng isang co-worker, kamuti na lang lulutuin ko, Win. Silalagay ko sa ref. Sabi ko, ma'am, bawal kumain. Hindi maganda kumain ng malamig. Sabi niya, iwan ko sa sakyan. Pagtanghali, warm na yan. Okay. Sabi ni Elmond Mundigo, yung isang caterer daw sa CVCYC, hindi talaga sila nagluto ng, kahit kulang yung pagkain, kung ano yung naluto, yun na lang. Ang nangyari, dumami yung pagkain. Mas marami yung napagkain kaysa dun sa niluto nila. Miracle. Wala ako dun, pero yung mga kaibigan ko na nandun, pati yung mga preacher na galing sa ibang bansa na pinag-drive ko sa airport, yun ang kwento nila. Ang Diyos ay totoo. Kasi yung utos niya, sabi ni Mark Caroro, may mayaman daw na businessman, hindi sila nagluluto pag Sabado, kinukuha lang yung pagkain sa restaurant. Tapos binibigay pa sa church. Tapos sabi nung isa, hindi yung isa namang businessman ay hindi rin naliligo. Oh, by the way, yung paliligo. Kasi magkakasama yan, kailangan natin ma-address lahat. Sabi ni Ellen White, maligo bago mag-sunset. Pero, pag binasa natin lahat ng E.G. White writings, sabi ni Pastor Brian na taga E.G. White Estate, naligo si Ellen White pagkatapos niya mag-sermon ng Vesper. Naligo din siya pagkatapos niya mag-sermon ng Hour of Worship at saka siya nagsulat. So, hindi naman yan pinagbawal ang pagligo sa Bible. At si Ellen White na nagsabi maligo, naligo din siya after. So, ang ginagawa ko, bago mag-sunset, naliligo ako. At kinabukasan, naligo din ako. Naligo din naman si Ellen White. So, si Jesus Christ, sabi niya, sabi sa Exodus 20, all work, pero naggawa siya ng work of healing. So kung ano yung ginawa nung nagbawal, pwede natin gawin. Yun ang aking, dun ang reconciliation sa aking utak. Sabi ni Mrs. Mambu, merong ano, ito yung president ng UNCLUB. Sabi niya, merong food na hindi madali mag-spoil. We don't use refrigerator in the cafeteria. Nilalagay lang namin doon. Sabi ni Gandhi na taga Sri Lanka, madali lang yan. Alam namin yan sa aming country. Alam ng taga Sri Lanka. Alam ng taga Africa. By the way, mayroon ako mga kaibigan na taga Angola. Sabi nila sa akin, you know what sir, in Angola, if you're an Adventist and you want to cook on Sabbath, you should hide. Because everybody knows that you are not supposed to cook on Sabbath.
Oo, tayo lang palang mga Pilipino ang matigas ang ulo. Mabuti na lang, kaya siguro mga yung fourth commandment, ang unang word, remember. Kasi makalimutan ng mga Pilipino ang mga utos ng Diyos. Sabi ni Ayas, ayan, si Ayas Cabasa. By the way, sa Angola, merong mana. Alam niyo na po ba yun? Yes, hindi na natin i-expound. Type niyo lang sa Google, sa YouTube, Angola Mana SID. So sabi ni Auntie Eve, yung lolo niyo, sabi ni Rain, yung beans, pwede yan, hindi masira. Sabi ni Hiner, hindi mo kailangan maging offshoot para sundin yan kasi galing actually yan sa atin. Sabi ni Ma'am De Gracia, sabi ni Ma'am Jade daw, hindi na lang kumakain. Ah, magaling mag-fasting to si Ma'am Jade, hintay. Sabi ni Miss Barok, kaya yan sa probinsya, pati yung area fellowship, hindi nagluluto. Sabi ko, paano yun? Malaki lang yung ano, yung kawa, basta ganun. Sabi ko, hindi ko alam kung paano, pero nililista ko lang dito yung mga testimony para maging encouragement sa atin. Sabi ni Senior Sister Tanya, when I arrived in the Philippines, I was shocked. Everybody is cooking on Sabbath. Di ba si Sister Tanya yung, in our country, before you are baptized, they tell you do not cook on Sabbath. So, nurse, nag-work siya doon. Sabi ko, so how do you survive? It's very cold in your country. I cook everything Thursday night because my work ends before sunset. I have no more time to cook. Thursday night, I put in the ref. Sabbath, I warm. Okay. Sabi ni Ma'am Kina, yung grandfather daw nila sa PYC, etc., etc., etc. Ayan po yung sa ibang country. And si Pastor Paul, hindi ko tinanong siya, pero minsan nag-sermon siya. Sabi ko, siguro hindi din ito nagluluto pag Sabbath. Pinagsasama-sama ng Diyos yung mga pare-pareho. Matigas ang... mga pare-parehong gustong magsabi ng totoo. So, meron siyang tamarind rice, nilalagay ng asin, ng oil. And marami pa po. Ito ang pinakamahirap i-sermon sa Adventist Church kasi maraming magalit sa iyo, tawagin kang ano. Kaya may video ako. Kasi pag may nagsabi sa akin, may sinabi yan na ganito, pakita ko lang yung video. So, bawat time na sasabihin ko itong napakahirap na katotohanan, parang gusto ko nang umalis at tumakbo. Baka batuhin ako. Pero ang nangyayari, ang Diyos God is faithful. Mayroong mga nagtitestimony. Ganyan ang ginagawa namin. Marami palang gumagawa nito na nahihiya lang magsabi at natatakot sila ma-persecute. Mabuti na lang hindi ako taga dito. Pag pinersecute niya ako, tatakbo lang ako. So, marami po yan. Kahit yung Aya Southern Asia Community, yung mga retreat namin nila. Pastor Paul, retreat yan ng maraming tao, naka-ref. Et cetera, et cetera, et cetera. Maraming, marami po. So, ano po ang nakasulat? Bakit sumusunod? Dahil ang sabi po sa Exodus 16:27, yung lulutuin, kailangan lutuin. Yung papakuluan, kailangan pakuluan. Ang sabi sa SOP, by the way, may makikita kayo sa Bible, nasasabi, nakakalito. Ang sabi po dyan, on the seventh day, no man can do any work except that which is for food. So, ginagamit yan na palusot ng mga taong ayaw sumunod. Pinagkukontra nila yung Bible sa Bible. Pero pag binasa mo actually yung buong paragraph na yun, hindi yun seventh day of the week. Yun ay seventh day ng Feast of Unleavened Bread. So may holy convocation sila sa first day, may holy convocation sa seventh day. Yung Feast of Unleavened Bread, it comes on the 14th day of the first month of the Jewish calendar. And yung Jewish calendar, it can start in 4 different days of the week. So ibig sabihin, hindi yun lagi Sabado. Therefore, yung verse na yun ay hindi kumukontra dun sa ibang verses sa Bible and sa SOP. So sabi ni Sister White, those who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of the law. Wala tayong masasabi dyan. Kasi yung Bible and yung SOP, pareho ng direksyon. Anong sinasabi ng church? Official statements. Tingnan natin sa church documents. Adventist.org information, official statements, documents, Sabbath observance. The buying and preparation of food, the readying of clothes. Oh, kailan kayo nagplansya? Kanina o kahapon? Kaya pala sa Ayas, minsan may mga sumisimba na hindi plansyado. Siguro nakalimutan nila magplansya noong Friday. Hindi na nila plinansya. Will be done before sundown. Same statement in Adventist.org, same statement in Adventist Biblical Research,
same statement in the archives and similar statement on the biblical exposition of fundamental beliefs. Ang sabi po, those who prepare for food on the Sabbath should do it so that they can rest. O yan po. Anong mga example? Ito, may mga sa Adventist mission, sabi nung nagpapabinyag sa, ayaw kong, napakarami po niyan. So, bakit natin ginugulan ng panahon ito? Kasi ang Sabbath po ay seal of God. Dapat malinaw ang seal of God. Sabbath tayo, pe-persecutin. Pero kung yung ating, talo na tayo ng ating tiyan, eh, marami tayong pwedeng kopyahin na example. Okay. And next po, tapusin natin ng mabilis, ang stewardship. Kaya gusto natin tumulong sa gawain. Lahat ng binibigay natin sa gawain ay i-reward sa atin sa langit. Hindi tayo naliligtas sa ating offering, sa ating pagtulong, pero pag naligtas tayo, lahat yung mga coins natin magiging ginto sa langit. Sabi doon sa sasakyan sa Revelation 22:12, "For behold, I come quickly, and my reward is with me, according as every man his work shall be." We will be rewarded according to our works, but we will be saved by grace. Freedom, salvation is free, but reward is by works. And kailangan natin sumunod sa mga utos ng Diyos. So tayo ay hindi naninigarilyo, hindi tayo nagda-drugs, hindi tayo nagiinom, dahil thou shalt not kill daw, sabi sa Bible. Scientifically, maraming namamatay. Nag-inom ng alak, sumakay sa sasakyan, maraming nabangga. Kaya, bawal. Yung maraming naligarilyo, maraming hindi na kailangan i-explain, maraming namamatay. Ayan po. At ang ating mga, ito ang maganda mga kapatid, yung ating adornment, o tapos na natin yan, yung ating entertainment, ayan, yung ating entertainment ay dapat highest standard of Christian taste and beauty. Anong standard yan sa Bible? Philippians 4:18, whatsoever is pure, whatsoever is lovely, whatsoever is good report, think of these things. Huwag natin tingnan yung mga masama, yung maiikli, ang damit dun sa Channel 2 at Channel 7. Yung mga agawan ng asawa ng mga soap opera, yung mga fiction na book, hindi yan true. Huwag natin tingnan, huwag natin isipin, kasi pag tiningnan natin, lahat ng tinitingnan natin at pinapakinggan natin, kumapasok yan sa isip natin. Hindi lang natin maalala sa exam. Pero pagkatapos ng exam, oo nga no, naalala ko na. Ibig sabihin nandun yun sa ating utak, hindi lang natin naalala. So, bantayan natin ang nakikita natin sa mata, ang pinapakinggan natin, ang mga anak, sumunod sa magulang, ang mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae, ang asawang babae, magpasakop sa asawang lalaki, tayo ay magrespetuhan, mabuti na lang nandyan ang Bible. Si Jesus Christ po ang ating pari sa langit. Bakit? Kasi siya ay naging tao at siya rin ay Diyos. Walang ibang pwedeng makarelate sa atin kundi si Jesus Christ. Pinapanalangin niya tayo and siya ay pumasok sa Most Holy Place in 2,300 days. And lahat tayo Adventist, naniniwala sa Second Coming. Kailan? Malapit na. Pag tayo, kahit mamatay tayo sa persecution, bubuhayin naman tayo balang araw. And sa langit, napakaganda. 1,000 years tayong magiging accountant. Sino yung mga accountant dito? Mag-audit tayo ng mga record. Lahat ng naisip natin, makikita natin sa aklat. And mabuti na lang may kapatawaran ng kasalanan. And after 1,000 years, kung hindi pa tayo kontento, meron pang forever sa New Earth. So napakaganda po ng Ebanghelyo. Kahit na anong mangyari sa atin dito sa ating buhay, ang gusto ibigay ng Diyos sa atin, napakalaki kung i-compare sa lahat ng problema natin dito sa mundo. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the patience of your saints. We praise you for the truth in the Bible and the spirit of prophecy, for experiences, Lord, for good examples that we can copy, for the logic, the reasonableness, Lord, of salvation. We praise you, Lord, for forgiving us from all our sins, for the opportunity to help look for other people who want to be saved. Please give us wisdom and understanding to do your work here on earth. In Jesus' name we pray, amen.
Para po sa ating closing song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang Give Me the Bible on page 149. Our Father in heaven, please give us appetite, give us want and great need and appetite for the Bible, Lord. Help us remember, burn in our minds, in our hearts, the things in the Bible and the spirit of prophecy. Please bless this church, Lord. Thank you for the Bible, for this church loving the Bible. Please give us wisdom and understanding to do your work. In Jesus' name we pray, amen.